Kapag tayo ay nagbabawas para sa sarili nating kapakanan, we become less and less of ourselves, and then we become more and more for other people and for God. Amen? Bawas-bawasan natin ng konti yung pagmamahal sa sarili nating kagustuhan upang mapagbigyan natin ang kagustuhan ng Diyos at ang pangangailangan ng iba. Pero, tandaan ninyo, hindi lang natin ginagawa yung pagsisisi at pagbabagong buhay para lang matuwa ang Diyos o para matuwa ang ating kapwa sa ating pagiging mabait at pagiging mabuti. We repent, we reform, because we want to be reconciled. Ano nga yung pangatlo? Kaya tayo nagsisisi, kaya tayo nagbabagong buhay, kasi gusto nating muling makaugnay ng Diyos at ng ating kapwa-tao. At yun ang punto ng Kapaskuhan. Kaya bumaba ang Diyos dito sa mundo upang panumbalikin ang ating kalooban sa Kanyang Ama, upang manumbalik ang ugnayan ng Diyos at tao na sinira ng kasalanan. Kaya ang sabi ni San Pedro sa ikalawang pagbasa, ang nais ng Diyos na datnan niya sa Kanyang pagbabalik ay kapayapaan. Payapa ang kalooban natin sa Diyos, payapa ang kalooban natin sa kapwa-tao. If everybody would be humble enough, just even to say sorry for the things that they have done. Kung ang bawat isa lang sa atin ay matututong humingi ng patawad sa ating pagmamalabis o sa ating mga pagkukulang, siguro hindi naman tayo aabot sa puntong magkakaaway tayo eh. Siguro kung ang lahat, kagaya ni San Juan Bautista na kayang aminin sa sarili na si Jesus ay higit kaysa sa akin, Jesus is greater than me, then wala tayong point para magmalaki at para sabihin, bakit ko siya patatawarin, hindi naman siya humihingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad, eh hindi naman ako yung may kasalanan? Bakit ako mangungumpisal, eh hindi naman ako nakapatay ng tao? Bakit ako hihingi ng tawad sa Diyos, eh uulitin ko din naman yung kasalanan ko? Ang tawag dyan, kayabangan. Arrogance. And arrogance prevents us to experience the love of God. And if you will not experience that love of God, you will never be happy in your life. Gusto mo bang maging miserable ang buhay mo? Sinong gusto maging miserable ang buhay dito? Taas ang kamay. Bibigyan ko kayo ng tip. Kung gusto ninyong maging miserable ang buhay ninyo, don't ever say the word sorry. Makakaaway mo lahat. Tingnan ko lang kung hindi maging miserable buhay mo. Subalit kung hihingi tayo ng tawad sa Diyos, hihingi tayo ng tawad sa ating kapwa-tao, magpapatawad tayo sa ating kapwang nagkamali, ipupusta ko ang buong pagkatao ko, luluwag ang kalooban mo. Dahil yan ang kapayapaang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Magiging tunay lamang tayong masaya kung may kapanatagan at kapayapaan sa ating pagkatao. Amen? Kaya kahit wala kang maraming handa, kaya kahit hindi kagaya ng Paskong ito, ang mga Paskong nagdaan, hindi mo iindahin yon. Bakit? Pareho pa rin ang Pasko sapagkat ang sukatan ng kasiyahan ng Paskong ito ay hindi nakasalalay sa kung anong meron na po, kundi ang kapayapaang naghahari sa puso ko. Minamahal ko mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, malapit na nga tayo sa Pasko. Pero ang tanong, kahit ba nakahanda na ang ating bahay, nakahanda na ba ang ating buhay? Tatlong bagay pinapaalala sa atin. Repent, reform, reconcile. Magsisi, magbagong loob, magbagong buhay, upang nang sa gayon, manumbalik tayo sa kaugnayan natin sa Diyos at sa